Hi mga kaparn, red na naman si Miss Market kanina. Pero may dalawa tayong nag-breakout na stocks. Tingnan natin sila at ang ating index. At i-check na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportahan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, bumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura niya. Pakihanap na lang po sa ating tutorial playlist and explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin tinatransfer yung mga na-screen natin stocks sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index, pababa pa din siya. Then guys, wala yatang tigil yung pagbaba ni Miss Market. So tinitingnan natin ngayon dito, itong area pa din na to, itong ilalim na to, itong blue line, tsaka dito na, susunod. Tingnan natin kung aabot pa si Miss Market dito sa 6100. Medyo malalim-lalim na to. So medyo malakas yung 6100 na area, ito, ilang beses siya nag-react dyan. Meron siyang mga reaction dito. Itong area din na to, meron siyang mga reaction din dyan. Itong mga gap dito. Pero tingnan natin, kung lulusot siya dyan, delikado na pag nuhusot pa siya dito sa 6100 level. Tingnan natin kung ilang percent itong binaba niya na. 9%. Yan itong ibang binaba niya. Ito major drop din to. Ito 13%. Ito medyo malaki. Ito yata yung medyo pandemic na. Medyo mataas yung binaba na to. 45%. Umabot siya na sa 4,000 level, oh. Pero tingin natin, hindi naman aabot na yan. Baka mag-stay na yan dito sa 6,000 level. Pero ganoon pa man, ingat-ingat pa din tayo sa mga trade natin. Kasi, pag ganito yung galaw ni Miss Market, hindi natin alam kung kailan tatalbog yung mga or magbabounce yung mga stocks. So, ingat-ingat tayo. Ang gagawin natin dito, hintay tayo ng mga structures. So, swing plays, bounce plays. Pero dapat may structure tayo. Hindi yung basa-basa sasalo na lang. Hey guys, check na natin yung ating dalawang nag-breakout kanina. Si 80 tsaka si Apo. Check natin si 80. Ito yung plan natin kay 80. Breakout level natin dito 6.62, bibili tayo after niya mag-breakout 6.63. Possible TP natin dito. So gap up kanina si 80. Possible TP natin dito natin nakuha peak ng candle na to, tsaka dito sa peak nitong body na to 7.69, possible TP natin. Possible gain 15.45%. Cutoffs natin kay 80, 6.42. So medyo malaki yung tinaas ito na 80. So adjust natin yung ating stop dito. Yung current price nyo yung titingnan natin. Yung stop natin guys 4% ha. So ito sa peak nito, dapat nakalabas na din kayo kanina para na-save nyo pa yung ibang, yung 5% pa, masisave nyo. So, kaya tayo naglalagay na stop. Tingnan natin kung ano yung pwede natin stop dito ngayon. 7.04 kung hindi pa kayo nakalabas. 80. $7.04.
Double check ko lang. Yun yung current price niya. So, ito na yung ating stop. 6.82. So, ang masisave nyo pa dito, mga around 2% pa. Kaya tayo nagsiset ng stop para medyo malaki-laki na nasisave nating gain. Ito kasi, oh, kung 4% nag-stop ka dito, bumaba siya 4%, ganyan pa yung nasave mo. Mula sa ilalim, mga 5% pa nga guys. So, manapit sa 6%. So, kaya tayo naglalagay na stop. Volume kanina ni 80, above average. Mukhang may momentum pa to sa 80 bukas. RSI niya 62.52. So, bantayan pa din natin sa 80. Pero guys, huwag na kayong papasok kung wala kayong plan. Kailangan may plan kayo dito. For example, ang plan nyo, pag niretest niya itong taas ng Darvas box, kung hindi na siya bumaba dyan, nag-stay lang siya dyan sa taas, pwede kayong bumili dito sa taas. Pero dapat may plan kayo para hindi kayo maiipit. Importante yan guys. May nababasa ako dun sa ating comment section, medyo naipit yata kay Ace. Kaya tayo gumagawa ng plan para iwas ipit to guys. Okay, and si 80. Next natin na nag-breakout kanina, si Apo. So farm boss swing box din to. Breakout level, 0.94. Bibili tayo after niya mag-breakout, 0.95. Possible TP natin, yung taas ng big box, 1.12. Possible gain, 18.38%. So, tingnan natin kung na-stop na kayo ni Apo dapat. So, hindi pa, mga 2.94% pa lang yung binaba niya from the peak. Pero babaguhin na natin itong cut loss natin dito. Medyo mataas din yung ginalaw ni Apo kanina. Current price niya is 1.01. Hinapin natin si Apo. 1.01. Magiging stop natin dito 0.97 or 0.98. So ilan pa yung masasave mo dyan pagka na-stop ka dyan sa area na yan? So, mga 3% pa. Guys, pag nabigay kayo na stop, cut loss, tsaka TP, kailangan susundin natin. Especially ngayon, ganting galaw ni Miss Market. Ito yung ating stop. 98 pala guys, 98. 0.98. Volume ni Apo kanina below average pa din, pero tumaas naman, nag-spike na konti. RSI niya 56.86. So, yan yung ating mga nag-breakout kanina sa ating top 5 picks. Check na natin yung top 5 picks natin para bukas. July 27, 2021. Tuesday, CNPF bumalik. CNPF nasa top 5 picks din natin to kahapon. Gumalaw siya, kaso nga lang, hindi siya nag-breakout. So, all-time high to si CNPF. Breakout level natin dito, yung all-time high niya, 25.15. Bibili tayo after niya mag-breakout, 25.20. TP natin, nakuha natin sa ating trade plan calculator, 10%, 28.05. So, ito guys, wala na siyang resistance, kaya kinukuha natin sa ating trade plan calculator. Check natin si CNPF. CNPF. Ito guys. So, buy price natin, 25.20. Ito na yung ating TP, 28.07. Di-round up na natin niya kasi buy 5 na yung taas nito ni CNPF. So,
28.05 yung possible TP natin, 10% gain. Tapos natin dito sa trade plan calculator din natin nakuha. Kasi itong trade plan calculator natin, meron tayong tutorial lang ito. Pakinghanap na lang doon sa ating tutorial playlist. So ito, 24.42, niround up na din natin by 5. So 24.40 ang ating 4% cut loss. Volume niya kanina, below average, RSI niya 60.28. Yan si CNPF. Next natin, EMP. Check natin si EMP. So adjust lang natin yung box ni EMP kasi medyo malayo din yung dinip niya. Breakout level natin kay EMP 12.80. Bibili tayo after yung mag-breakout 12.82. Possible TP natin 14.00. Tingnan natin kung saan natin nakuha yan. Medyo malayo-layo yung pinakuhaan natin dyan. So sa ilalim nitong mga candles dito. 14.0. Possible gain natin dyan 9.06%. Katos natin kay EMP 12.42. Yan yung ating maximum na inaalaw na matalo tayo sa isang trade, yung 4% cut loss. Volume ni EMP kanina, below average, RSI niya, 59.38. So yan si EMP. Next natin, si Marcy. Si Marcy, pa-reverse pa naman. Gawa natin ng box si Marcy. Kukuhain natin to, ilalim na to. Yung high niya kanina. Tingnan nga natin kung ilan yung. So si Marcy, medyo maliit lang yung trades kanina. Pero nung mga nakaraang araw, medyo tumataas yung mga trades niya. Check natin si Marcy. So, ito yung kanyang TP area. Breakout level natin dito. Yung high niya kanina. 1.22. Bibili tayo after niya mag-breakout. 1.23. Possible TP natin. 1.31. Possible gain natin kay Marcy. %7.23%. So medyo malito guys. Check nyo kung pasok sa inyong appetite. Pero check pala muna natin yung ano, cut loss niya. 1.23 tayo bibili. Marcy. $1.19, 4% cut loss. Sumalik nga yung volume ni Marcy kanina, RSI niya 50.22. Yan si Marcy, next natin. APX naman, medyo mataas na din yung binaba nito. Pero to, gumagawa na siya ng bagong box dito. Tingnan kumain natin box. Farm Boss Swing box. And ito yung ating big box. Breakout level natin dito, 1.64. Bibili tayo after yung mag-breakout, 1.65. Possible TP natin dito, 1.74. Possible gain.
pag dito 5% lang guys. Tingnan nyo kung pasok sa appetite nyo yan. 5% gain. So mahirap pumili ngayon guys ng mga iti-trade. Actually pwede nyo gawin dito. Pwede kayong bumili dito ng first tranche, second tranche dito sa breakout dito sa taas nito. Okay. 1.65 tayo bibili. Magiging cut loss natin dito. APX. Tanggalin muna natin si ASX. So, dalawang mining pala tayo ngayon, no? Ang bilhin natin kay APX 1.65. Cut loss natin 1.60. Percent cut loss. Volume ni APX kanina, ayan, above average RSI niya 47.96. So pag nag-breakout siya dito sa ating farm boss swing box, baka mag-breakout na din to sa bull territory. Itong RSI niya, which is above 50. So, yan si APX. Next natin. And last, si DNL. Yan, si DNL. Meron na tayong structure dito sa ilalim. Gawa natin ang box. Body to body. Breakout level 7.88, bibili tayo after niya mag-breakout 7.89. Possible TP natin dito. Check natin tong area na to. Mukhang palagi siyang nagre-react dito. Meron din siyang mga resistance dito sa mga area dito. Tingnan natin yung mga yan. Possible TP dito sa una. 6.10%. Dito sa pangalawa. 7.62%. Nakuhain natin. Maliliit lang yung mga gains guys, ha. Check nyo na lang kung pasok sa inyong appetite yan. Sa akin kasi 8% yung aking risk to reward ratio. Kasi 4% yung aking cut loss. Kailangan doble nun yung aking maging gain. So 8.50 ang ating possible TP. Actually, pwede nyo din naman i-adjust yung mga TP natin kasi ito malalakas din naman to. Itong mga peak nung run niya, medyo malalakas yan, pwede nyo i-adjust yan. Pero i-consider nyo itong mga area na to, itong mga may guhit, mga malalakas na resistance din yan. Ang ating namang cut loss, 7.89 tayo bibili. DNL. 7.65. 4% cut loss. So medyo mahirap ngayon magpili ng top 5 picks guys kasi hindi nga magaganda yung galaw ng ating mga stocks. So konti lang sila. So kaya itong maliliit na gain nasasama sa ating mga top 5 picks. Pwede din yung hindi sila i-trade, ah, kasi mahirap mag-trade talaga ngayon. Tapos usually hindi pasok doon sa criteria nyo kagaya nito. Hindi pasok sa 8% criteria natin. So, kung ayaw nyo lang i-trade, okay lang yun. Pwede magpahinga. Volume kanina ng DNL, below average RSI niya, 40.69. Kanina wala akong trade, nag-crypto lang ako kanina, kaya titingnan nyo din yung mga pwede mag-bounce. Check natin sila mamaya. So, ito na yung ating DNL. Ito yung plan natin kay DNL.
Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya bukas. And yan yung ating top 5 picks para bukas. Check tayo na nga pwede mag-bounce. Sino ba yung mga market leader natin? Si Ever. So ito yung mga market leaders natin dati na matataas na yung binaba. Actually, nasa bounce area na siya ngayon. Tinitignan kung bounce area. Andiyan na siya. Tingnan natin kung mag-overshoot siya ng konti bukas. So, ginagawa ko guys, 5 minutes saka 15 minute chart ang tinitingnan ko dito. Pag sa 15 minute chart, gumawa siya ng structure tapos nag-breakout. Kasi ito na yung aking ito na yung level na binabantayan ko. So, titingnan ko na dyan yung structure sa small time frame. Tapos pag may malakas na galaw, for example, nag-breakout sa 15 minute chart, ma-consider kung bumili. Ganun yung ginagawa ko. Si Ever, ayan yung atin significant area. Itong gap niya dito. And yung isa, itong MA100. Tingnan natin kung dyan sila magtatagpo sa area na yan. Baka mag-conso siya dito ng konti, tapos magtagpo sila dyan. And then mag-bounce na din. Or, kung malakas pa din yung baba niya kanibukas, baka dito ko siya abangan sa area na to. Sino pa ba? Si B. Malalim-lalim din to si B. Lampas na siya sa MA100. Tingin tayo ng area na pwede niya pag-bouncean. So dito, meron na dito. Baka dito siya mag-bounce. So andun na siya. Kung mag-o-overshoot pa siya dyan, baka dito na natin tingnan sa 0.0860 or 70 sa area na to. Yan yung mga binabantayan natin. Tapos tingnan nyo din yung RSI kasi bumaba na siya dati hanggang saan nang inabot yung pinakamababa niya. So lampas 30, no? Pero dito pag nag-retrace siya, ito yung usually pinupuntahan niya. 34.5 na RSI. So, nandun na siya. Pwede na mag-bounce dito. Pero dapat guys, pang mag-bounce kayo, meron kayong plan ah. Pagkasalun nyo dito, dapat may plan kayo. Exit. Yung TP nyo, exit ng cut loss. Tsaka may trail stop kayo. So, paplano nyo kaagad. Okay, sino pa ba? Si B, si Green. Actually, madami. So yan, lalim ng mga bagsak. So si Green, so meron na siyang box dito. So may box siya dito. Baka yan yung tingnan natin. Pag hindi pa dyan, meron pa siyang box dito uli. Yan, dito. Tapos RSI niya, sadsad na. Kung ako dito kay Green, hintayin nyo muna, mag-structure sa small time frame. Yung mga 15 minutes time frame or yung 5 minutes, yun, pwede kayo magtingin doon. Okay, si Green, sino pa ba? May medyo matagal na din pala guys, isa na lang siguro. Si Land, o si Ace, yung huling inanuhan natin. Si Ace, sinitignan ko kanina, kaso dalawang candle pa lang siya eh. So, lumampas siya dito. Meron siya ditong area na binabantayan natin or binabantayan ko. Lumampas na siya dyan. Tingnan natin yung confluence siya dito sa mga MAs. So, ito, 1.87. Baka mag-react yung price niya dyan. Tsaka dito sa ilalim na. Dito sa mga box dito. So, ito, itong mahabang consolidation niya. Baka pwedeng dito na siya mag-react. Malapit-lapit na din yan. Ang laki ng mga candle niya eh. Pero tingin ko baka dito na. Dito na siya mag-react. Dito sa middle nitong MA50 tsaka MA100. Baka natin dyan. So, pag magsasalo kayo, kailangan may plan kayo guys ha. Exit nyo, huwag nyo kakalimutan.
Huwag kayong papaipit. Mahirap mag-ipit ngayon dito. Pag mabilis yung bumaba yung mga stocks ngayon. Maiipit talaga kayo dyan. Malaki yung mga binababa niyan eh. Naipit ka dito sa taas. Hindi ka nag-cut. So malaki pa yung itataas niya bago ka makalabas. Malaki-laki yan guys. Dapat hindi kayo naiipit. Gawa kayo ng plan. Exit. 4%. Pag lumampas ng 4%, cut na kaagad. Wala nang dalawang isip. Okay? Muna tayo sa ating quote. If you get tired, learn to rest, not to quit. So, ayan. Pwede tayong mag-rest. Pag ganito yung ginagalaw ng ating index, mahirap salo ng salo. Huwag basta salo ng salo. Hindi natin alam kung hanggang saan naaabot ang market natin. So, titingnan natin yung structure niya. Gumagawa siya ng tatlong candle. Usually, tatlong candle, apat na candle. Ito, medyo malayo yun, apat na candle. Ito, tatlo. And dito, tingnan natin kung hanggang saan to. Kung tatlo o apat na candle yan, bago siya mag-rebound ng konti. Meron siyang small rebound. Kaso maliit lang yan. Hanap tayo ng mga rebound yan na medyo maayos. Ito, mga ganyan. Tatlong araw. Pero ngayon, kaysa isang araw, medyo tigil muna tayo sa pagtitrade ng konti. Abang-abang tayo ng mga magbabounce, pero small allocation lang. And then, kailangan may plan kayo pag-exit. Okay guys, so ayan, huwag tayong mag-quit, magpahinga lang tayo, pwedeng pwede. And yung ating capital, lagi natin paprotektahan, yung port natin. Okay lang, huwag mag-trade, huwag lang matalo yung capital natin. Pag ganitong galaw ni Miss Market, mas madalas dito talo ka. Okay guys, salamat sa panonood, please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.